straight up. Saudi Arabia, so kasama ko itong mga dalawang mga business people. So naisipan lang namin mag-picnic. Here it is, biglaan. Yes, wala sa plan ito. So yeah, fashion fashion kami. Hello. Hello. JL. Oh, dina mo. O diba, prepared na prepared. So, ano wala ito sa plano namin. Nag-root ako na kanila, napaka-prepare nila. I thought, ano lang kami, I thought mag upo lang kami sa beach, magmumuni-muni. So, nag-root ako namin ang daming nila. So, supposedly breakfast to. Kaya lang, sa dami ng, ano, sa dami ng half moon day, nandito namin. Ang hirap namin, nahirapan kami maghanap ng perfect spot na parang yung konti lang yung tao, tapos maganda yung place, tinan mo naman. Napaka-cozy. Very colorful. Look at that. Yeah, diba? Ang ganda. So, tapos napaka-solemn ng place. Look. Yeah. Yeah. So, ang ganda. Ang ganda niya, overall. Ang ganda. Mag-ano lang. Paano ako? Saan? Okay, Mike, yun eh. Ay, talaga? So, pero sila, dito lang ano dito, lagayan ng sun, 4-hour souvenir. Hindi, pwede. So, yan. Upo kami ng sun dito. Yan. Kawayan mo naman sila. Everyone! Saan tayo mga mga ano? Yung buhangin. Saan tayo yung buhangin namin? Ang ganda ng dagat, oh. Ang ganda ng dagat kasi sobrang binis ng ano. Hindi ko alam paano. Hindi ko naisip to. Sila si JR talaga. Napaka creative niya. Every time na pumunta ako ng different kind of beach. Yeah, meron siyang ano, meron siyang commitment. So, here it is. Para paano to souvenir mo to? Sulatan mo to lang date. Tapos name. Post, who are the people with you, gano'n. Oh, kasi parang yan. At least kapag ka dumating yung time na ano, na down ka o kaya meron kang experience na problem, diba? Oh. Na feeling mo nag-iisa ka lang. Babalikan mo. Makakita mo siya na parang ay may mga kaibigan ka pa pala. Yes. So, ang ganda nito. So, sobrang nawala kasi yung ano. Alam mo yung simple lang siya. Yes, tapos nakakahapit sa'yo. No? Napakalaking bagay. Ang hirap. Okay. Nag-beaching lang kami dito. We're just beaching around. Yeah. He's also doing his vlog. Actually recording his photos also. So yan. Actually walang tao. This is a perfect place. Maganda. Kasi kami lang dito. There are kids.
So, tanong mag-games tayo para ma-cut yung ano natin. Tanong ko sa'yo, kung wala ka, hindi madali lang to, totoong buhay. So, kung wala ka sa ano, kung wala ka sa Saudi, saan ka ngayon? Ano ka ngayon? Tanong. Hindi naman ang tanong na yan. Wala ako sa Saudi, siguro nasa Pilas pa rin. Nasa pen shop pa rin. Baka may asawa na ako noon. Ilan ano? Kung manager ka na sa Pilipinas dati, ano, the store manager ka na. So, kung after how many years, imagine siguro, mo siguro, kung nasa pension pa rin ako, baka lang, siguro nasa higher position na ako. Or kung wala mo na ako dito sa Saudi, baka nasa ibang bansa. Baka, siguro, no, Dubai. Oh, Dubai. Dubai. Middle East. Dami. Hindi, baka, hindi natin matabi. Kasi dati nag-apply ako sa Korea, sa Korea. South Korea. Canada. New Zealand. Bakit mo lang ano? Bakit mo lang nangyari daw? Alam mo na. Mulang sa pulos. Malaki ba kailangan doon? Malaki. Korea? Alas 1.5. Korea? Korea, Canada. Oh, New Zealand. Kaya sabi ko, sige, mag-abroad na lang sa Saudi. Pero grateful pa rin. Grateful pa rin sa Saudi. Laki pa rin sa Saudi. Kasi Saudi, di ba, pinakamabilis applyan na bansa, pinakamabilis pasukin. Sa 13 years ko dito sa Saudi, marami na ito yung OSW ko dito. Kaya thankful. Talagang dito talaga ang kapalaran natin. Dito tayo pinagpanikan. Kaya... Mag-Bible study ba tayo? Yun. Lang. So, yun. Ay, ako matatanungin mo? Sige, sagutin ko na lang. Nung nasa Pilipinas ako, may scholarship ako sa ano, sa Mindanao. So may barkada ako, talagang close kami nung high school. Sobrang close kami. Tapos parehas kaming pumasa ng scholarship. So siya ngayon, sima na siya ngayon. So kung hindi siya kung wala ako sa Saudi ngayon, siguro nandun ako sa ibang nakapaglibot na ako siguro sa ibang iba't ibang bansa. Ako yung nagahatak ng ako naman. Sa Japan. Eh, kasi magaling siya sumayaw. So, sa Japan, since na ano, nag-training ako doon ng mga kahit anong sayaw. Pang-perform. Kasi mostly pang mayroon ng mga studio na pop din naman. Pero hindi naman parang dance school for pop music. Tapos yun, since na sumasayaw ako, hindi sa akin nabigyan yung pag sa Japan. Pero kin-trial ko naman sa Australia naman. Sa Australia fruit pick. Diba, malayo yun dati, in demand yun. Yes. I think that may lang di in demand pa rin eh. Oo, pero kung tutusin, parang mas maganda pa lang yun na lang yung trabaho, no? Oo, kasi mas simple. Parang wali ka mukha lang mag-isip. Oo, para don't forget to subscribe. Ano channel ka rin? Oo, may new YouTube channel. Hashtag IboJLive. Yes. Ano nyo na lang, follow nyo siya. Guys, kapag may mga chances kayo sa ibang bansa, i-take opportunity nyo siya. Correct. I-take opportunity nyo. Kasi napakaraming, ano mong haba na pila sa agency, tapos din natanggapay gusto na nila. Pero ikaw na nabigyan ka ng trabaho sa ibang bansa, kaya kung masyadong ano, reklamo. Correct, totoo yun. Ano yun? Mag-start sa, diba? Mag-start sa maliit lang muna. Oo eh, kung sa... bansa natin, diba? Sa Pinas, ang hirap-hirap. Sobrang, kahit na managerial na ako, kahit manager na ako, ang isang shop, hindi pa rin sa Pinas. Kaya yung past 3 years ko, ang ginawa ko, imbis na home country ko yung Philippines, ginawa kong travel yung Pilipinas. So, I travel a lot. Laguna, Boracay, yes. Palawan. Ano yung mga advice mo sa mga baguhan ngayon, yung mga bagong graduates or yung mga bagong sibol na mga kabataan?
Bawis symbol pala ito, tandaan natin. No? Click lang, click lang, click lang. Ano yung advice mo sa kanila para maging successful sila sa buhay? Ah, okay. Unang muna, siyempre, maging ano siya. Unang muna, magkaroon lang, mabuti. Tapos, isipin talaga yung sinilang course na talagang magiging profession nila someday. Ganun, na magagamit nila sa trabaho nila o kaya sa magiging business nila. Mag-beginner sa trabaho. Yes, oo. Diba? Importante yun. Yung what at beginner kasi, diba? Kailangan. Ano eh, learning kayo. Nasa learning period kayo. Oo. Kaya dapat, pagbutihin nyo lang ang trabaho nyo. So, paano, anong advice sa kalabar dito mag-asasaw? Actually, pag napunta kayo sa Saudi, magugustuhan nyo naman eh. Kung basta maganda yung naging, ano nyo, sa actually na-enjoy mo yung buhay mo dito, no? Na-enjoy mo naman. Unlike before, talagang ano, sabi nga nila dati, mahigpit. Mahigpit talaga. Hindi mo ma-enjoy. Pero ngayon, medyo okay na. Open na. Anyway, Mark is also a photographer and JL is a dancer. Beginner pa lang, ha? Anong beginner? You've been a photographer since, 1940s. Hindi na talaga ginagamit. Ano yung international... Kasi hindi naman tayo mga artista eh. Correct. At saka mga artista yung doon talaga sa mga network. Yes, correct. So, okay lang naman nabigyan opportunity ma-share mo yung mga talent mo sa iba. Ang importante, makilala ka nila na maayos. That is very important na yung magkakaroon ka ng good character kasi yan yung magiging ladder mo eh to success eh. So, yung mga tao mismo yung nakakilala sa'yo na ay, itong batang to, magaling to, at saka maganda yung ugali. So, sila yung tutulong sa'yo para marating mo yung pinapangarap mong rurok ng tagumpay. Ito, may games. Ako naman. Kapag-games. Sige, games. Sa YouTube ko. Sa YouTube dyan pala. Sige, ano ko rin to. Yung vlog ko rin. Sige, anong game? Sige, kukuha siya ng isang... Yes.